Channel Mommy Say here again, and I'm back with another video. Yes, bago na namang video. So today's vlog, i-share ko lang sa inyo ang aking most recent experience sa pagpapavaccine against COVID. So yon. So if you want to know the process at ano yung mga naging side effects, please keep on watching. Nagkaroon kami ng vaccination ng aking asawa. Yung first dose ko happened last August 3. And yung second dose ko nangyari naman nung August 31. So fully vaccinated na ang mami niyo! Yes! Sa most recent clip is yung first dose ko, mga mami. Front ng aking vaccine is Sinovac. Same with my husband, kay Jet. So, paano ko ba na-avail yung ganitong vaccine? Kasi, maraming nagtatanong paano ako. Nung nag-post ako sa Facebook, maraming nagtanong sa akin, nag-inquire, nag-PM, paano ako nag-fa-vax. Fa! Paano ako nag-fa-vax? Fa! Palit ng fa! Ang kulit ng F! Paano ako nagpa-vaccine? So, basically dito kasi sa Manila, specifically dito sa Makati, merong mga online registration. Meron silang mga online portal na pwede mong gamitin para makapag-schedule ka for vaccination. Meron din sa company namin, meron din sa company ni Jet, meron din sa local government unit. And so, while waiting dun sa announcement ng company namin, hindi ko alam na si Jet pala ay nagpa-register manually sa barangay hall. Meron din kasi sa barangay hall. Usually, it offers doon sa, in-offer to sa mga walang, hindi marunong sa online. Pero since sabi ni Jet, nakarinig siya ng mga balibalita na mas mabilis mag-register, mas mabilis makapagpa-schedule kapag sa manual ka nagpa-register sa barangay hall. So, doon siya nag-register. Hindi ko alam, din nala niya yung ID ko and ni-register niya din ako as A4 category or yung employee. So, yun. Siguro, it took almost a month bago kami naka-receive ng text from the local government unit. Tapos, binigyan kami ng schedule. I was scheduled August 3rd siya, August 4. So, siguro napansin na mag-asawa kami at tatlo yung anak namin. So, pinaghiwalay kami ng schedule. And, nung August 1st ko na-receive yung text, or August 2 ata, and naka-indicate doon na kailangan magdala ko ng at least certificate of employment to prove na ako ay isang employee. At or a company ID. So yun lang yung dadalhin ko. So pumunta ako sa isang doon sa tawag dito, doon sa indicated na lugar kung saan ako dapat magpa-vaccine. Pumunta ako doon ng alauna. So chinek yung text, yung schedule. And exclusive lang siya that time for those people na naka-receive ng text. So, very smooth yung process.
Although matagal naghintay kasi madami nakareceive ng text, pero sobrang smooth lang. From the time na pumunta ako doon, nandun lang siya sa isang area, maghihintay, tatawagin by 5 or 10 people. Tapos, syempre kailangan ng social distancing. Tapos, verifying ng information, bibigyan ng card. Tapos, iti-check yung vitals mo, yung BP mo, interview with the doctor, and then saka na tutusukan or injectionan ng vaccine. After the vaccine, i-monitor ka for 30 minutes kung merong initial reaction yung katawan mo, kung merong violent reaction yung katawan mo dun sa vaccine for 30 minutes. And then, pwede ka nang umuwi. Mag-fill up ka lang ng survey, i-encode lang yung QR code mo something, tapos uwi na. So that time, nung first vaccine ko, ang naging effect sa akin, sobrang sakit ng ulo ko. As in, suka ako ng suka sa sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ako nilagnat, hindi ako nag-chills, pero sobrang sakit ng katawan ko, muscle pain, and yung severe headache. Hindi talaga ako nakapasok. 2 days ko siyang naramdaman. So, yun yung first dose ko. And si Jet, nung nagpa-first dose, hindi siya nakaramdam ng kahit anong side effect. At saka mabigat dito sa braso, sa left arm. Tapos, nung second dose ko na, medyo hindi na ganun kaganda yung process kasi halo-halo na eh. Meron ng walk-in, meron ng mga first dose, meron ng second dose. So, sobrang exhausted yung pakaramdam ko that time. Pero ang maganda doon, after ko magpa-second dose, wala na akong naramdaman kahit anong side effect. I'm okay na. Inantok lang ako. Siguro isa pa yun sa side effect. Kasi may mga naririnig ako for Sinovac na bakunahan ng Sinovac is sobrang antok. Hindi makontrol yung sleepy head. Alam mo yun? Sobrang antok na. So ako din, antok na antok ako. Nakatulog ako dun sa shift ko. Pero pumasok pa rin ako. Kasi wala naman ako nararamdaman sakit ng ulo or hindi naman ako nilagnat. Yun yung aking mga naramdaman nung sa pagkatapos ng second dose. Meron din sa Taguig pala na offer before na lahat ng mga empleyado na nagtatrabaho sa Taguig, regardless kung nakatira ka sa ibang city, ay pwede ka magpa-vaccine sa kanila. It just so happened na naubutan kami ng deadline, hindi ko napansin yung email sa akin ng aming company, ng HR. Pwede pala yon. Tapos meron din sa aming company, ibang brand naman, after ko ma-second dose, saka naman nag-send ng email sa akin yung aking company na pwede na ako magpa-schedule at pwede na akong pumili kung saan yung pinakamalapit na vaccination center na pwede kong puntahan. But I'm glad and I'm privileged bilang isang empleyado na ma-prioritize din sa pagkakaroon ng vaccine dito sa NCR. Pero nalulungkot ako dito sa mga naririnig ko na yung mga nasa probinsya, yung mga kilala ko na hanggang ngayon wala pang vaccine. It's very important na magkaroon tayo ng vaccine during this, you know, trying times kasi it's a protection pa rin eh. Protection sa sarili natin, protection sa ibang tao, protection sa pamilya, protection sa mga anak natin. Kasi pag nagkaroon tayo ng bakuna, yun yung pinaka panlaban natin sa COVID. Diba? Sa dami na ng variant ngayon, hindi ko alam bakit pa, ano mo yun? May MU na, may Delta pa, ano na, Diyos ko, hindi na natapos, diba, yung COVID. Pero, yun, isa sa nga pala sa mga bawal, by the way, isa sa mga bawal na gawin kapag ikaw ay nagpa-vaccine is uminom ng alak. So, si Jet, umiinom siya before siya magpa-vaccine. So, uminom ng alak 7 days after mong mabakunahan, hindi ka pwedeng uminom ng alak. Because kailangan ma-check yung reaction ng katawan mo for the next 7 days kung magkakaroon ka ng reaction. It's very important. So, for those na hindi pa nababakunahan, you might wanna try to check on your LGU, local government unit, kung paano magpa-schedule, and para ma-protectionan na rin kayo. Let's hope and pray na matapos na tong COVID na to para bumalik na tayo sa normal nating buhay. That's it for today, mga mommies! Thank you for watching this video and sana kung nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to thumbs up and
click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Till my next vlogs, mga mommies! Ingat kayo! Bye for now! Bye! Bye! Bye.